Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig. At nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Na magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya
sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihan mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong linimuting iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ampon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.
Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Tayo po ay nakakulay pula ngayon dahil meron tayong isang ipinagdiriwang martir, si San Carlos Luanga at ang mga kasama niyang martir. Pag sinabi nating martir, ito yung mga kapatid nating mga nasa langit na napinili ang kamatayan kesa kasalanan. Ay, mahirap yata yung gawin ngayon. Kaya mo bang ipagpalit ang kasalanan sa kamatayan? Yun ang ginawa ng mga martir. Mas pinili nilang mamatay kesa magkasala sila. Dahil nung pinili nilang mamatay para sa Diyos, pinili nila ang langit. Kaya itong mga santo, kagaya ni St. Charles Luanga, katatapos lamang po ng piyesta namin sa Mandaluyong, noong May 26, San Felipe Neri. Alam niyo po yung motto ni San Felipe? Gusto kong i-share sa inyo, napakaikli lang. I prefer heaven. I prefer heaven. Mas pipiliin ko ang langit. Ang dami nag-aalok sa'yo ngayon. Malaking negosyo. Kikita ka ng mabilis. Kikita ka ng malaki. Magandang posisyon. Giginhawa ka. Makakabili ka kagad ng kotse, ng bahay mo. Anong kapalit? Tandaan mo, lahat ng yan dito lang sa mundo. Yan ang pinaglaban ng mga santo. Yung inaalok ni Kristo. Noong pong linggo, meron tayong ipinagdiwang. Ano po yung pinagdiwang natin noong linggo? Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ascension. At ano ang gustong sabihin sa atin ni Kristo ngayon? Ano ang gustong sabihin ng Poong Nazareno sa iyo ngayon? Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, eto yan. Ito ang gusto ni Kristo. Sabihin nyo nga po ito sa katabi nyo ngayon. Sabihin nyo sa katabi nyo ha, "See you in heaven." O bakit ayaw nyo po, parang ayaw nyo pong makita yung katabi mo sa langit ha? "Father, hanggang doon ba naman makakasama ko pa rin to? Hindi ko nga kilala itong katabi ko." Isa pa, mas malakas, sabihin sa katabi, "See you in heaven." Lahat ng gustong makarating sa heaven, pumalakpak ng malakas. Sama ko. Kung yung katabi mo, hindi pumalakpak, nagdadalawang isip pa, eh bahala ka na kung sa mo pag gusto. Mga kapatid, yan ang panghawakan natin. Nung umaakyat si Jesus sa langit, nakatingin ang mga alagad. At nagbibilin si Kristo kung anong dapat ninyong gawin para ang kinalalagyan ko ngayon, isang araw, mararating nyo rin. Kaya may mga santo tayo. Hindi natin sila sinasamba. Ang mga santo ay paalala sa ating lahat dito sa lupa na isang araw, may kalalagyan ang ginagawa mong kabutihan ngayon. Huwag mong katakutan ng kamatayan para sa Diyos. Kesa piliin mo ang kasalanan nang wala ang Diyos. Mamili ka. Mamili ka. Kaya ang ganda po ng mga pagbasa natin ngayon. Yung ebanghelyo natin, parang narinig nyo na ito eh. Yung bago pa ibinigay ni Kristo ang susi kay Pedro, tinanong niya si Pedro, "Pedro, do you love me? Mahal mo ba ako?" 3 beses. Itong ebanghelyo natin, nangyari ulit.
Pagkatapos niyang muling mabuhay at nagpakita siya sa mga alagad niya, sabi sa ating ebanghelyo, pagkatapos nilang mag-almusal, nilapitan niya si Pedro at tinanong, mahal mo ba ako? Itong si Pedro talaga, parang tayo lang, ang bilis makalimot. Nakalimutan ni Pedro na tinanong na to sa kanya ni Jesus. Kaya siguro medyo nagtampo siya. Huwag kang magagalit kapag tinatanong ka ng anak mo, ng asawa mo, ng magulang mo, mahal mo ba ako? Hindi lang dahil sa nagdududa siya, kundi dahil ipinapaalala niya, mahalin mo ako. Mahalin mo ako. Alam ni Kristo malilimutin ng tao. Mahalin mo ako. Mahalin mo ako hindi lang sa mga ginagawa mo. Mahalin mo ako sa pag-iisip mo na sana gustong sabihin ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, pakainin mo sila, alagaan mo sila. Sana yan ang tumatakbo sa kokote mo, ang ikabubuti nila. Kaya nga ano ang sabi ng mga santo, sana lahat ng ginagawa mo ngayon, sana lahat ng iniisip mo ngayon, sana lahat ng mga pinapangarap mo ngayon, dalhin ka sa langit. Di ba minsan pa nag-aaway tayo? Nakarinig ka ba na nag-aaway? Ang sabi nung nag-aaway, sana dalhin ka ng pera mo sa langit. Sana dalhin ka niyang bagay na yan. Dalhin ka ng posisyon mo. Dalhin ka ng trabaho mo. Dalhin ka ng negosyo mo. Dalhin ka ng mga luho mo sa langit. Pero ang langit, hindi lang makakamit sa lahat ng ginagawa mo, kundi sa iniisip mo rin. Your desires, your thoughts should bring you to heaven. Dito magsisimula. Kaya nga ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Si Festo, ipinaglaban niya ang katarungan. Gusto na nilang hatulan, parusahan si Pablo. Sabi ni Festo sa unang pagbasa, yan ay labag sa ating batas na tayo ay magparusa sa taong hindi pa nalilitis. Katapatan. Ano bang iniisip mo? Makaganti lang? Ano bang laman ng isip mo ngayon? Makaganti ka? Mahigitan mo sila? Matalo mo rin sila? Malamangan mo sila? Ang laman nito, at hindi lang ang ginagawa mo, ay hindi makakaligtas sa Diyos. Kaya ano ang sabi ni Pedro? Panginoon, alam mo ang lahat. Kaya kapatid, huwag mo isiping walang nakakaalam ng mga iniisip mo ngayon, ng mga hinahangad mo. Sana yung mga hinahangad at pinapangarap mo, sana yung mga pinagpaplanuhan mo ngayon ay tunay na magligtas sa iyo. Hindi lang pagginhawa sa buhay ang kailangan natin, kundi ang kaligtasan ng buhay. Bago ko po tapusin ang aking pagninilay, noong pong May 22, bago kami magfiesta, dumalaw po sa aming simbahan yung mga kapatid nating Mangyan, yung mga taga Mindoro. Sila po ay tinutulungan natin ngayon magpatayo ng kanilang simbahan sa bundok sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. First time nilang nagpunta ng Maynila, yung limang Mangyan. Nagtinda sila sa amin sa San Felipe. Baka ditong June o July babalik sila. Ay, napakamura ng tinda. Naku, huwag magagalit yung mga kapatid natin nagtitinda sa labas. Napakamura ng tinda nila. Mangga, pagkatamis-tamis. Guyabano, ube, handicrafts nilang ginawa. Ang mura-mura, 3 times ang mahal dito. Pero nagulat ako yung paring Mangyan, si Father Gab,
first and only Mangyan priest. Nagsalita sa misa, sabi niya, kung namamahalan po kayo, pwede po kayong tumawad. Sabi ko, Diyos ko po. Sabi ko, mga kapatid, huwag niyong subukang tumawad. Mahiyahiya naman kayo. Dahil first time lang nilang lima sa Maynila, ipinasyal ko sila sa isang mall. Kumain kami. Nakakatuwa si ate yung isa. Kala ko makakapatay pa ako ng Mangyan. Umakyat ng escalator, humakbang ng malaki. Muntik mahulog. Ang saya-saya nila. Kumain kami ng isang ice cream. Pagtanggal nila sa balot ng ice cream, tinupi nila ng maayos. Sabi ko, ay, doon po natin itatapon. Sabi niya, ay, hindi po, Father, iuuwi namin. Ipapakita namin sa kanila doon. Wala nito doon. Naalala ko nung nag-aaral ako sa seminaryo, nung bago lang ako, yung aming formator na pare, isinama ako sa isang restaurant. Nung umupo kami, ang ginawa ko, kinuha ko yung tissue paper, yung may logo ng restaurant. Sabi nung pare sa akin, anong gagawin mo dyan? Father, souvenir. First time ko lang dito. Kaya nung isinama niya ako ulit, tinanong niya ako, oh Hans, saan ka pa hindi kumakain? Tapos doon niya ako dinala. Pagpasok namin, pag-upo namin, kinuha niya yung tissue. Sabi niya, itago mo na. Totoo po, 5 taon, tinago ko lahat. Sabi ko sa sarili ko, pag ako naging pare, gagayahin kita. Sometimes, they are not asking you to pay it back. Just pay it forward. The best way to be grateful is to be generous. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, ipagdasal natin sa Poong Nazareno, sana ayusin niya ang pag-iisip natin. Linisin niya ang hangarin natin. Tanggalin niya ang anumang marumi at mali sa pag-iisip natin. Tanggalin niya ang makasarili at madamot na hangarin natin. Lagi mong tatandaan, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa'yo. See you in heaven. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugot tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag
kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo po ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. At butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa talan ay nagbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasamang martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakinaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga mundo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo, sa lausana, sa kaitaasan, sa lausana, sa kaitaasan. Magsiluhot po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Carlos Luanga at mga kasamang martir, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pamaskong maamong tupa.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sa gisang ng aming.